second egg ng ating cross ng Texas over Asil. Ating cross ng Texas over Asil. So ito yung ating Dirty Dome na inahin. 6 years old na ito. At ito naman yung ating ginagamit na broodcock, yung Asil, Henny Asil. So ito yung kanyang itlog, ito yung pangalawa. So hopefully marami pa ang ibibigay nitong ating inahin na ito. Sa breeding natin na ito na Asil na rooster at saka itong Dirty Dome na inahin, meron na tayong naipo na itlog, siguro mga 5 or 6 na itlog. So ilulod natin yung sa incubator mga farmers at hopefully ay maraming magiging fertile at mapipisa lahat ng mga itlog. At ongoing pa rin ang pangingitlog ng ating inahin, kaya hindi ko na ihiwalay yung rooster. Dito lang si ito pansamantala hanggang matapos mangitlog. Ito namang ating Asil mga ka-farmers ay meron na rin tayong nakukolektang mga itlog, siguro mga 5 or 6 pa rin yung mga itlog na nakukolekta na natin. At ongoing pa rin yung pangingitlog nila, merong 4 na itlog na nasa pugaran nila, hindi ko pa kinukuha. At isusunod natin yon pag load ng mga itlog at hopefully ay maparami natin ito dahil napakagandang klase ng mga Asil na ito. Ito din ating puti na Asil mga ka-farmers ay sinusubukan ko ring i-breed dito sa mga Texas natin na White Kelso. Pero hanggang ngayon ay hindi pa tayo o wala pa tayong nakakuhang itlog. Although nagpapakasta naman yung inahin natin, pero hindi pa rin nangingitlog sila. So siguro mga ilang weeks pa ang aantayin natin mga ka-farmers bago mangitlog itong mga inahin na ito. Dito naman sa breeding na ito mga ka-farmers, ang bloodline ng mga manok na ito ay puro Texas ito. White Kelso yung rooster at yung inahin naman ay White Kelso. 6 years old itong inahin, almost 7 na. At itong rooster ay magto 2 years pa lang. So match na match sila mga ka-farmers at hopefully ay makapag-produce tayo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nangingitlog. So mag-aantay pa siguro tayo ng mga ilang linggo para mangitlog ang inahin. Sa pen naman na ito mga ka-farmers, meron tayong Rhode Island Rooster at saka itong sweater na inahin. Hindi ako nagbe-breeding nito, sadyang inilagay ko lang ang rooster para yung inahin ay gumalaw dahil mataba ito, malaki yung sapola sa may bandang puwet niya. So kaya inilagay ko yung rooster para palaging gumagalaw yung inahin. Kapag wala kasing rooster mga ka-farmers ay hindi masyado o hindi gaanong gagalaw yung inahin at hindi matatanggal agad yung sapula sa kanyang puwet. So yan ang reason na naglalagay ako nito. Pero ang gusto kong mangyari nito ay i-breed doon sa sweater na rooster din. Ang bloodline naman ng mga inahin na ito mga ka-farmers ay mga sweater at makikita nyo meron na silang itlog. So meron na din ako nakolekta nito at ready nang i-load sa incubator. So medyo marami-rami na tayong nangingitlog na mga Texas na manok mga farmers at hopefully ay maparami pa natin ang mga bloodline na ito. Ito na yung mga itlog na nakolekta natin for the past 6 days mga ka-farmers. Kasama itong ating heritage breed na mga itlog. So meron na tayong ito, example ito yung Asil natin na mga manok na nakuha natin. So meron na tayong pailan-ilan na maluload natin sa incubator. At itong iba, yung sa Dirty Dome natin at sa mga sweater na mga inahin. At iluload natin ito sabay-sabay kasama din ng ating mga heritage breed na mga itlog. Importante din nating markahan ng mga itlog mga ka-farmers ng pangalan ng mga manok at saka petsa kung kailan ito mapipisa. Example nito mga ka-farmers, meron akong inilagay na bloodline ng itlog na ito ay Asil at yung date ng number 6, January 6 yan mapipisa. So soon, marami na tayong manok.